Dahil sa pagmamalupit ni Mister, si Mrs. naging isang pulis. Pero marami ang nagtatanong, ano nga ba ang naging wake-up call ni Kimberly para ilaban ang kanyang karapatan? Hindi lang yon, naging pulis pa. No more tears na nga ba kaya pati talento niya lumabas? Humanda ng ma-inspire sa determinasyon at self-love ni KB dahil ang lupit ni Aling Pulis. Mula pagkabata, pinangarap na ni Kimberly Tabat ang maging isang pulis, katulad ng kanyang ama na si Police Captain Edward Olmedo. KB, ibig mo sabihin bata ka pa lang, talagang gusto mo nang maging pulis. Hindi ba kapag bata kang babae, gusto mo maging stewardess, kahera, model, artista? Ikaw ba bata pa lang pulis na ang gusto mo? Yes, ma'am. Talaga? Bakit? Nakikita ko po siya sa water ko na pulis din po. Hindi ba usually ang idol mo, mama mo, hindi yung papa mo? Yung papa ko po talaga. Yung papa mo talaga? Yes, ma'am. Okay, pero nung mga panahon na yon, alam mo na kaya din ng isang babae na maging pulis? Yes, ma'am. How do you know? Naisip ko po kasi nung bata ko, wala naman sa gender or any. Ang pagsisilbi po sa bayan, nasa puso po yun at yun ang nakita ko sa father ko. Pero ang pangarap na yun, naudlot at hindi natupad nang ma-inlove siya sa kanyang boyfriend ng 6 na taon. Itago na lang natin siya sa pangalang Jason. So bakit ikinasal ka na, tapos ka na ng criminology, hindi ka pa nagtuloy-tuloy ng pagpupulis mo? Kasi nung time po na kinasal ako, ma'am, buntis po ako noon. Kaya hindi po ako nakapag-apply sa PNP agad. So ang finocus ko po agad noon ay maging full-time housewife. Sobrang devoted ko sa kanya at sa family na bubuoyin namin. 7 taon na ang nakaraan mula nang sila'y magpakasal. Nangakong magsasama habang buhay, sa hirap man o sa ginhawa. Till death do us part pa nga ang sumpaan nila. Pero nakakalungkot isipin sa relasyon ng mag-asawa. Imbis na maging matibay ang kanilang pag-iibigan sana, naging marupok, makasarili at mapanakit. Ano ko ba? Tagal mo kasan yung pinto? Kanina pa ako dito eh. Ba't bang init-init na ulo mo? Talo ko naman ba sa sugal? Wala kang pakialam. Pera! Ito ang kadalasang punot dulo ng away ng mag-asawa, lalo na kung may bisyo si Mister. Sa kaso ni Kimberly, madalas ay talunan sa sugal ang kanyang asawa noon. Ano ba naman yan? Parang takot na takot ka sa akin ah. Dalihan mo dyan, kuha mo ba ako ng panibago? Nauubos po yung sinuspeldo niya na dapat parang nilalaan niya sa pamilya niya. Kaya yun yung pinag-uugatan ng pag-aaway namin. At dahil wala akong trabaho, nasa bahay lang po ako, yun po, nakadepende lang ako sa kanya that time. Siyempre yung sinasahod po niya ay napakalaking bagay po para sa aming mag-inap. Wala po siyang inaabot sa akin, siya po yung gumagastos para sa bahay. Bayad sa kuryente, yung pang-araw-araw namin pagkain at iba pa po. Nakikiusap ako sa kanya na tigilan niya na yung ginagawa niya para sa ikakaayos ng pamilya namin. Hanggang ang kanilang simpleng komprontasyon na uwi na sa pisikalan at pananakit daw ng kanyang mister. Likas na rin sa babae ang women's instinct. Kinutuban daw noon si Kimberly na baka may ibang babae ang kanyang asawa. Sa way pa lang ng pagpaparamdam niya, pagbabago niya, doon mo makakakonfirm. Lalo kapag may mga information na pumapasok po sa iyo. May mga nagtetext po sa akin kasama niya sa trabaho dati. Ang nakikipagkita daw po yung ex-husband ko, isang sales lady po sa grocery, na nasasakupan ng kanyang pinagtatrabahuan. Para mahanap ang sagot at mapatunayan ng kanyang pagdududa, sinundan niya ang kanyang asawang si Jason. Isang araw po, may nag-text sa akin na nandun daw yung ex-husband ko. Then pagpunta ko doon, nakita ko sila magkaharap ng babae. At halos sumabog ang kanyang dibdib sa kanyang natuklasan. Sinugod ko po yung babae nung time yun. Siyempre, nasaktan ako. Sino ba namang asawang hindi masasaktan? Makita mo yung asawa mo, may kaharutan sa harap mo. Kasubuan ng pagkain. Sobrang sakit at puno ng sama ng loob ang kawawang misis.
Ang hirap daw pala ang mapagtak sila ng lalaking buong puso niyang minahal. Masakit sa akin, syempre, pinaglaanan ko ng kalahati ng buhay ko yung taong yung pinagsakripisyuan ko. Sa isang iglap, sisirain niya yung pamilya na binuo ko para sa amin. At sa huli, nauwi pa sa matinding bugbugan. Daig pa ang pinagsakluba ng langit at lupa ang buhay ni Kimberly. Baka nagkulang din ako or baka sawa na sa akin yung tao. Contentment means kapag siya lang, nakahanap siya ng iba. Ibig sabihin, hindi siya kontento sa kung ano meron siya. Binigay ko lahat sa kanya. Hindi ko alam kung anong kulang dun. Awa sa kanyang sarili habang iniisip ang katotohanang hindi pala talaga siya mahal ng kanyang asawa. Napilitan lang na magpakasal sa kanya dahil buntis na siya noong mga panahon na iyon. Inakala ni Kimberly na ang lalaking kanyang pinakasalan ay panghabang buhay na at ipinagpaliban pa ang kanyang pangarap na maging isang ganap na police woman. Pero pagkatapos lamang ng isang taon, nauwi din sa hiwalayan. So kailan mo naman sinabi na tama na at humiwalay ka na? Humiwalay po ako nun, ma'am, nung tinutukan niya na kami ng baril ng anak ko, ma'am. Doon ko na na-realize na hindi na tama to. Ang babae, ma'am, kapag naabuso, hindi ka dapat magtiis sa tao na yun para lang masabi mong buo kayo. Kaya mong buhayin sarili, mag-isa mo yung anak mo sa sarili mo. Ganun, ma'am, ganun pinaging mindset ko nun, kaya nakaalis ako sa kanya. Bakit naman umabot sa tutukan ng baril? Lasing ba? Nakadroga? Ano? Siguro lasing po siya nung time na yun, ma'am. Tsaka sasabong din. Nung time na yun, naalala ko lang yung mata niya sobrang pula. Tapos, talo siya nun sa sugal. Tapos tinutukan niya kami ng baril ng anak ko. Nung mga sandaling yun, nabigla po ako. Sobrang natakot ako. Sorry. Mahirap po alalahanin yung abuso na dinanas mo. Pero hindi ako sumuko dun. Talagang pinagugutan ko po yun kung nasan ako ngayon. Ito na nga ba ang wake-up call ni Kimberly para magkaroon naman ng respeto sa sarili? Ang iba pang kapanapanabik na kwento ng kanyang buhay, susunod na. Mula sa pagkakalugmok, siya ay bumabangon. At kung paano ang isang dating bugbog saradong asawa, ngayon ay isa ng ganap na pulis. Aba, talagang ang lupet ni Aling Pulis. Tutukan ng iba pa niyang revelasyon sa pagbabalik ng Rated Corina. Pampakit, 3 products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. Yan ang iyong beauty routine. Isang malagim na realidad ng ating lipunan ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Kaya pwede ng kasuhan ngayon ng lalaking lumalabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children, o VAWC kung tawagin. Sa mga nananahimik sa tahanan ng mga namamaltrato o nabubugbog ng kanilang lalaking asawa, pwede silang lumapit sa barangay. Kasi yan ang unang-unang makakatulong sa atin. Dahil meron tayong BAUSI, meron tayong women's desk bukod sa police station, na po pwede nating lapitan. Ang babaeng naabuso ng asawa o karelasyon ay pwede nang humingi ng tulong sa barangay. Hindi lang sa pagpa-file ng kaso, kundi sa seguridad sa pamamagitan din ng barangay protection order. Itong barangay protection order, ini-issue natin to sa mga kababaihang namamaltrato. Pwede tayo mag-issue nito. Pwedeng hindi lumapit ng higit sa 15 days yung
kinakasama niya o asawa niyang lalaki sa kanyang tahanan. Sa panahon natin ngayon na digital era o makabagong teknolohiya, no, mas madaling makalapit sa ahensya ng gobyerno at mas madaling makatawag. Walang buhang sa panahon natin ngayon yung pambubugbog sa bata. Kaya sa mauwi sa batayan, siyempre mas unahin natin na mairesko o mailigtas yung mga kababaihan o mga kabataan sa pagmamaltrato. Kung itatago nila, walang mangyayari talaga. Patuloy yung pagbabayolence o pagbabayolente sa kababaihan. Bakit ka nanahimik? Bakit hindi ka umalis o naghabla? Ganun po kasi, ma'am, pag nagmamahal ka, no? Yung buhay mo umiikot sa isang tao. Gusto mo siyang protektahan. Pero dumating sa point na hindi mo na kaya, ma'am. Kaya inalisan mo na. Nakatadhana na rin siguro na siya ay matauhan. Noong time na yun, naalala ko lang yung mata niya sobrang pula. Tapos talo siya lang sa sugalo. Tapos tinutukan niya kami ng baril ng anak ko. Sorry. Mahirap po alalahanin yung abuso na dinanas mo. Alam ko na alam ng asawa ko that time. Siguro gusto niya nang pumatol eh, pero pinipigilan niya yung sarili niya. Kasi parehas lang naman sila na nasa batas, diba? So, pinagpaubayan niya na lang sa akin. Siguro alam din naman niya na kaya ko. Kaya kong tulungan yung anak ko. Sinumpa niya ako. Sabi niya pagkatapos nung kasal namin, hindi ka sasayabang buhay. Yan po yung nakatatak sa akin abang buhay. Napilitan kasi siya nung nabuntis na ako noong time na yun. Pero yung anak ko, blessing po yun sa akin. May kasabihan nga tayo eh, pagka sinaktan mo yung babae, parang sinaktan mo na magulang mo kasi yan nagluwal sa'yo. Sa matinding dinanas niya sa piling ng kanyang dating asawa, ginamit niya itong tungkod para bumangon at ihinto ang sitwasyong kanyang kinalugmukan. Dito na niya naisip na ituloy ang kanyang pangarap, ang maging isang police woman. At sa wakas na ituloy mo na rin ang pangarap mo sa pagpupulis. Yes, ma'am. Hindi ba? So, mahirap ba? Ano ba ang kinailangan mo sabihin sa sarili mo para ituloy mo yung pagpupulis mo? Mahirap sa mahirap kung iisipin ang pagpupulis, ma'am, lalo physicalan. Pero mind over body, higit po sa lahat, inisip ko na para sa magandang kinabukasan ng anak ko yung sakripisyo na ginagawa ko ngayon. Pumasa sa board exam, nag-training. At noong November 27, 2018, naging ganap ng miyembro ng pambansang pulisya, si Police Corporal Kimberly Olmedo Tabat. So ano ngayon ang advokasya mo? So isa pa ako ngayon, motivational speaker, woman empowerment advocate po, and yun po, nakilala rin po ako sa social media dahil sa pagkanta ko rin po, ma'am. Sa ngayon, 6 na taon nang single mom si Police Corporal Kimberly. O mas kilalang si KB at milyong-milyong viewers niya sa social media. Nag-trending po ako dun sa isang kanta na Never Enough. Yan. Hindi ko siya ina-expect na matanggap ng tao po. Meron po siyang 5 million views po. Nailabas na rin niya ang kanyang tinatagong talento sa pag-awit. Buong pagmamalaki niyang ipinakita at ipinarinig sa publiko ang kanyang pagiging aling singing pulis. Mapasinging contest pa ito sa mga barangay o sa telebisyon. Yun o, celebrity na rin matatawag si aling pulis. Ayun po yung Lason Mong Halik by Katrina Velarde. Yun po yung kanta na dahilan kung bakit ako na-invite sa iba't ibang TV po. Lubos na ipinagpapasalamat ni Kimberly ang kanyang bagong buhay. Aktibong ginagampanan ni Police Corporal KB ang kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Welcome po sa ating PNP Museum na matatagpuan sa loob ng Camp Crame, Quezon City. Dito kung saan matatagpuan ang yaman at kasaysayan ng ating PNP organization.
Ginawaran din siya ng parangal bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon. Ano sa palagay mo ang isa sa pinaka-importanteng mensahes para sa kababaihan? Para po sa mga kababaihan na nakaranas po ng kagaya sa akin, wag po kayo magpakalugmok, magstay sa ganyang sitwasyon. Gawin niyo pong motivation yung pinagdaanan niyo sa buhay para mag-succeed po kayo. Siyempre, aside sa kinagawa ko yung tungkulin ko bilang isang pulis, nagagawa ko rin yung passion ko, which is singing. Sobrang fulfilling and napakasarap po sa pakiramdam. Aside sa napapalapit ko yung loob ng community sa ating kapulisan, and i-share ko pa po yung biyaya na pinagkaloob po ng Diyos sa akin, which is yung singing po. At ang trabahong hindi siya kailanman napagod ay ang gampana ng pagiging isang single mom sa kanyang anak na si Mirai. Nakailan lang nag-celebrate ng 7th birthday. Sa tagumpay ng kanyang pangarap ngayon, may mga tanong pa rin naiiwan ang publiko sa kanyang mapait na nakaraan. Bakit nga ba hindi niya kinasuhan ang ex-husband niya na isa rin palang pulis? Wala namang sagot sa tanong si Police Corporal KB kung napatawad na ba niya ang kanyang ex-husband. Hindi niya rin nagawa na idemanda at ipakulong dahil ipinagpasa Diyos na lamang daw niya ang lahat. Pinagdadasal ko na lang po yung nangyari sa amin. Pangalawa, gusto ko na lang mapawalang visa po yung kasal namin. As long as nagpa-provide naman siya at alam niya yung obligasyon niya dun sa bata, okay na po ako dun. Ayoko lang po ng gulo. Sa ngayon, pinagsisikapan ni Kimberly na mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak na si Mirai. Tuloy pa rin ang kanyang malasakit sa mga kababaihan at buo ang loob na isinusulong ang malasakit. Iba talaga itong si Kimberly. Iba siya dahil ang lupit ni Aling KB. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.